47 years ago, 40 years ago, na dapat umandam because yung Korea, Brazil, Estonia, umaandam for 40 years at 94% efficiency. Tayo, nagdudusa. Tayo mahirap. $1 billion ang nagastos dito sa Pilipinas. $2.2 billion. Definitely. Yun. Definitely. This will run in 4.5 years. Oh, yun. After 5 years, kailangan mo lang umpisahan ilagay sa dry cask. Nakita mo yung mga pinakita kong picture ng dry cask kanina. So, up to the last day of the 6th year, bago mag-ika-7th year, kailangan may ilagay mo na sa dry cask ayon sa bagong batas. Kung papasa yun. So, bakit? Para ma-minimize yung inventaryo ng spent fuel dito para ma-minimize yung agam-agam ng tao. Right? So, ang laki ng capacity nitong pool na ito for spent fuel. So, kung masusunod yung batas, super over capacity ito sa magiging laman na spent fuel na ito. Ibig sabihin, super safe. No, kahit na iwanan mo ito ng ilang buwan na hindi mo lagyan ng tubig, hindi mauubos ang tubig dito. Okay, so ganun, nandun yung pinakita kong port sa inyo doon sa ilalim kanina. Diyan ang connection niyan. Sa ilalim may ganun din port, tignan yung ilawan nyo. So pinapahiga yung fuel, diyan dadaan. Or yung spent fuel palabas, diyan din dadaan. Isa lang ang daanan. In and out, isa lang ang dadaanan, dyan dumadaan. So ang paglagay ng fuel na gamit sa dry cask is underwater para yun ang radiation shield. So walang expose. Yung tubig ang shield. Only 2 meters of water can shield you from any radiation from the fuel. Okay. Go. Yun yung papunta doon. Yung pinakita ko kanina. Yun. Ito crane. Ito rin nagbubuhat ng fuel. Ito rin. Kung papano doon sa loob, ganun din to. Crane mo na kababayan. Sa ilalim ng tubig, tumataan. Yun, parang 3-step na madalang. Ang katsohe at palagi ang iniisip, sir, vis-a-vis, pwede nyo maikutin yung instruments na hindi ka mangi-istorbo doon sa control room. So sa likod, pwede mong i-access. Lahat ng kagamitan may access galing sa likod. So serviceable ang tawag dyan. Serviceable. So nandito tayo sa control room.
So, kung mapapansin nyo, lahat ng instrumento dito, analog. Like, circa 70s, 80s na technology. Ngayon, yung unang pinakialamang ko ang PNPB, noong 2007, 2008, kinausap ko ang KEPCO. Pumunta sila dito. Sabi ko, ito siguro lahat kailangan palitan na i-digital. Ang sabi nila sa akin, hindi dapat kasi pag binago mo ng kahit ano sa nuclear, kailangan, kasi hindi certified ang disenyo. Kailangan ma-preserve ang pagka-certified ng disenyo. Itong lahat ng board na kikita nyo dito, sabi nila, may ginagawa kaming bago, pero analog pa rin. So, yung mga brand new na parts, merong nabibili bago na pampalit lahat dyan. Ngayon, pwede rin natin papalitan to ng digital. Kausap ko lang po ang Westinghouse, I think less than 1 month ago, sa isang Zoom conversation. In-arrange po ng US Embassy sa para magkaroon kami ng talakayan ng Westinghouse, no? Ang sabi nila, maraming plantang ganito sa Amerika na analog pa rin. Inalagyan nila ng computer pang SCADA to record data. But the control itself remains analog. Of course, sabi nila, we can change it, but it will cost a lot of money. So, nasa sa atin yun kung anong gusto natin mangyari dito kung sakali. In any case, analog is still running in America today. Okay, ito, isang mandato ito ng Puno Commission Report. Kasi ang nangyari sa Three Mile Island, nakialam ang politiko sa loob ng control room nung nagkakagulo na. So, bawal na kahit sino pumasok dito, dapat dyan muna. So ngayon, ang relievo ng shifting is every 2 hours. Ang rule is, kailangan mag-obserba ka muna ng 30 minutes bago ka pwedeng pumasok dito. Yun ang rules na nangyari after Three Mile Island. So yung relievo hindi pwedeng basta pumasok dito. Kailangan mag-obserba muna siya ng 30 minutes bago siya makapasok dito. Bago niya mapalitan yung... Tsaka 2 hours lang ang dire-diretsyong shifting dito.